maulan dahil kay bagyong Ulysses. Kaya ang probabilities sa mga individuals ay magkukulong sa kanilang bahay, may gagawa naman ng work at home, tapos yung iba naman magkakalikot. Habang ako'y nagkukulong dito sa bahay, gusto kong mag-aral, pag-aralan ko ang isang bagay, isang pyesa. Ano ang trabaho nito sa brake system? Ito ang tinatawag na oil cylinder assembly. Dito hahantong yung langis. Wala nang ibang pupuntahan. Ngayon, kung ito ay may problema at pinakawalan yung langis, kailangan maintindihan natin para alam natin ayusin o i-repair. Kasi pwede namang ma-repair, hindi namang kailangan palitan kaagad. Kung pwede namang palitan yung piyesa niya sa loob. So, titingnan natin yung mga piyesa sa loob. Pero bago natin puntaan yun, nung nasa labas muna. Ito. Ito'y tinatawag na cylinder boot. Anong trabaho nito? Nasa labas ay ito ay pangharang sa putik at dumi o kaya buhangin. Ano pa bang dumi na gustong pumasok dito? Kaya meron ito para hindi makapasok ang dumi. Pero kung tubig ang pag-uusapan ay nakakapasok ang tubig dyan. Huwag lang pumasok ang putik at saka buhangin at iba pang matitigas na bagay. So, yun ang trabaho nito. Bakit? Kung pumasok yung matigas na bagay dito sa loob na ito, ito, piston na gumagalaw, sumasama yung dumi sa loob na matigas, pag gumagalaw ito at gumaganon, ay may gagasgas yung cylinder na ito. Ito, magagasgas sa loob. Kaya, napakahalaga ito. Kung nakita mo na ito ay hindi na lumalapat ng tama, ay kailangan palitan. Kasi may nabibili naman na ganito sa auto supply. Ayan. Pangalawa na parts ng piyesang ito ay ito yung piston na sinasabi. Ito naman yung siyempre, hard object na bahagi ng wheel cylinder na ito. Pag tinapakan mo yung brake pedal sa harapan ng driver, ay aangat ito, yung langis. Tutulak niya yung wheel cap para itulak itong piston. Ngayon, itong piston naman aangat na ganun kasi itutulak niya yung shaft na nakalagay ng around mga 1.5 o 2 inches na bakal na nakalagay dito, nakakonekta doon sa brake shoe. Pag umangat ito, itulak na yung shaft. Yung shaft naman, itutulak na yung brake shoe para kumapit yung brake lining doon sa brake drum. Pag nirelease mo yung pedal, dahil may spring dito sa labas, siyempre babalik sa position niya na gano'n. So, gano'n po yun. Wala, hindi masyadong nagkakaproblema ito maliban kung talagang sa tagal ng panahon ay kinalawang. Siyempre,
may mga ano yan, pero kahit kalawangin yan, kahit may konting butas-butas yan, hindi masyadong problematic. Kasunod ay ang oil cylinder cap. Ayan. Ito, dalawa din naman kasi magkabila ang oil cylinder cap. Ito yung parte na haharang ng langis para hindi lulusot at lalabas. Ayan yan. Ngayon, paano mo malaman na ito ay may problema? De, siyempre, pag pinalabas niya yung langis, so, anong karamihan na problema ng oil cylinder cap? Marahil nasingitan ng dumi ito at nagasgas, o dahil sa force sa pagpepreno ay pabalik-balik ito sa loob na ganun, ay magagasgas din naman yan sa tagal ng panahon. Kaya magbabawas ng langis kung ano, kasi nakaganon yan sa loob. Pag tinapakan mo yung brake pedal, angat siyang ganon, itutulak niya ito. Ayan. So, ayun ba, pag pinakawalan niya yung langis, yung brake fluid, ay di, ito ang papalitan mo. Bili ka, siyempre. Huwag mong iiwan ito. Dadalhin mo. Pwede mong dalhin din ito, pero hindi na kailangan kung ano itong lang. Kasi may ano yun, may mga number-number ito. O kaya, kung wala naman, ay disusukatin na lang nila. Mahirap yung pancha-tancha lang na wala. So, yun. Ngayon, kung nagpalit ka ng ganito, pagkatapos ng isang taon, magpapalit ka na naman, ay may problema na iba. Hindi lang ito. Hindi dahil sa local ang inilagay mo, kundi may problema na iba. Marahil dito na. Sa tagal ng paggamit at sa tagal ng dumi, ay nagasgas na ito. So, maramdaman mo naman, pag ginanon mo, maramdaman mo kung may gasgas. Kahit anong gawin mo, kung may gasgas na yan, lulusot yung langis doon sa gasgas na yun. Hindi dito lulusot, kundi sa gasgas. Dahil maganda naman ito, pero yung bakal mismo ang may problema. Kaya, anong gagawin mo pag ganun na, may gasgas na ito? Cylinder na ito, wet cylinder. Ay, kailangan palitan na. Palitan na ang buong unit. So, anong trabaho ng spring? Ito, bakit may spring sa pagitan ng dalawang ito? Para hindi mabaliktad ito. Kasi kung wala yung spring na yan, ganyan, posible na ito ay magbaliktad na ganun. Hindi na matino yung kanya. Pero pag meron yung itong spring, kahit anong gawin, hindi pwedeng mabaliktad yan. So, yan po yung function ng spring sa loob. So, ibalik natin. So, na-repair mo na. Kung napalitan mo ng pyesa o kaya buong unit ay napalitan mo na, may last na dapat kang gagawin. Ito yung huli na dapat na tingnan. Meron itong breather screw. Pero ito hindi breather screw ito. Para sa grasa ito eh. Kailangan nilagay ko dito for illustration. Okay, ikabit mo na sa sasakyan mo na itong part na ito.
ang huli mong gagawin para mai ano mo yung tamang pressure ng pagpupreno mo, kailangan may kasama ka na magbomba at tatapak doon sa brake pedal sa harapan. So bubombahin niyo yon. Dapat sarado ito. Sarado yan. Bubombahin niya. Pag binomba niya, binomba, ay dapat i-press niya ng steady doon sa flooring. Ngayon, ang gagawin mo naman ay di luluwagan mo yan para lumabas yung hangin. Pagkatapos na pinalabas mo yung hangin, ibalik mo ulit. And then, pabumbahan mo. Bumbahin niya yung brake pedal, tapos i-press niya ulit, and then luwagan mo para lumabas yung hangin. At langis ang papalit. So, siguro kung nakatatlo, apat, limang beses kang ganun, mapansin mo, ang lumalabas ay pure na langis na, walang kasamang hangin. Pag pure na langis ang lumalabas at wala ng kasamang hangin, final na yun. So, anong mga bagay na dapat nating alamin kung ang part ng prenong ito ay may problema na? It's either yung fuel cylinder cap o kaya yung fuel cylinder mismo. Yung iba hindi halata. Kung nag-uumpisa pa lang ang problema, marahil ito lang ang nababasa. Nakikita mong pag in-inspect mo, tinanggal mo yung brake drum, nakikita mo may basa dito. No, kung malala na yung ano, pagkabasa, hindi lang ito ang nababasa. Pati yung mga kung saan nakadikit ito, at pati yung shaft na nakalagay dito ay basa din. Nakikita mo may meron din sa baba nito. At siyempre, halata, pag tiningnan mo yung doon sa pinaglalagyan ng brake fluid ay nabawasan na, ibig sabihin talagang matindi ang problema dito. Kailangan i-inspect. Kailangan i-repair. So, ang repair lang naman ito ay simple. Palitan lang ang oil cylinder cap. Pag pinalitan mo yan, okay na. Pero pag pinalitan mo ng bago at original pa, pero tumatagas pa rin ang langis dito, may problema dito sa oil cylinder. Gas-gas na. So, buo na ganito ang bibilihin mo na. Pag pinalitan mo ng buo, edi resolve na ang problema mo. Wala nang problema. Ngayon, kung pinalitan mo ito at tumino na, pero meron pang ibang problema, nag-uubos yung langis, ay hanapin mo kung saan yun. Hindi ito ang problema. Bakit? May iba. Sigurado may iba. So, sana may naibahagi pa yung mahalagang bagay tungkol sa pag-aalaga ng sasakyan at kung paano natin intindihin ang brake system sa pamagitan ng wheel cylinder assembly nito na isang bahagi lamang ng brake system. Maraming salamat at sana ibahagi din ninyo kung meron kayong kaisipan na makatulong para maintindihan nating lahat at ma-enrich yung ating kaalaman, pati yung ating tagapanood, ay ibahagi sa comment section sa baba. Maraming salamat po.